Hello dear teachers! Welcome back to a new session of our review patungkol sa life and works of Rizal na kung saan ay bahagi ng general education at magiging bahagi ng ilan sa mga item na inyong makikita sa inyong board examination bilang mga guro sa hinaharap. Tandaan natin na mahalagang pag-aaral ng life and works of Rizal dahil ito lamang ang tinatawag na mandated by law na isang general education at ito ay naging isang batas sa pamamagitan ng Republic Act 1425 kung kaya't sukatin natin ang inyong nalalaman, itama ang mga maling nalalaman at tayain ang mga dapat ninyong malaman bilang bahagi ng inyong board examination. Halika't simulan natin ang ating pag-aaral. At para sa ating unang katanungan, number 1, Miguel de Samuelito was born in the Philippines from a Spanish parents. So pinanganak daw siya sa Pilipinas, ngunit from a Spanish parents. What is the social status or hierarchy of Miguel during the Spanish era in the Philippines? Letter A, Principalia. B, Creole. C, Insulares. Or D, Peninsulares. And the correct answer is letter Mahusay Insulares. Ano nga bang pagkakaiba ni Principalia, Creole, Insulares at Peninsulares? Pag sinabi nating Peninsulares, Spaniards who was born or who were born in Spain. Dahil ang Espanya at ang Portugal ay bahagi ng Iberian Peninsula. Mga tangway o tangway ang Iberian. Kung kaya't ang mga pinanganak sa Spain at Portugal ay tinatawag sa Pilipinas bilang Peninsulares. Pag sinabi naman nating Insulares, Spaniards who born in the Philippines. Dahil ang Pilipinas is an insular country. We are an archipelago country. Kaya Insulares. Creole means the mixed race of Filipino-Spanish, so may halo na, intermarriage, o kaya maaari namang Spanish-Chinese. At ang pinakahuli ay ang Principalia. So ito yung pinakamataas na uri bilang isang Filipino at the time, middle class Filipino family na kung saan kabilang ang pamilya ni Jose Rizal. Para sa ikalawang katanungan, it was the first poem written by Jose Rizal that is dedicated to her mother on her birthday. So ano nga ba yung sinulat ni Jose Rizal sa kanyang minamahal na ina na kung saan ay nagsilbi bilang unang guro ni Jose Rizal at nung panahong ito'y nakakulong ang kanyang ina dahil sa isa sa mga kaso na kasangkot ang kanyang kapatid. Letter A, my first inspiration. Letter B, to the Filipino youth. Letter C, sa aking mga kabata. O letter D, to the flowers of Heidelberg. And the correct answer is, magaling, my first inspiration. Ano-ano nga ba ang mga akdang ginawa ni Jose Rizal? Tandaan natin ang my first inspiration o mi primera inspiration ay ang tulang isinulat ni Jose Rizal sa kaarawan ng kanyang magulang. At ito'y patungkol sa pagbibigay pugay sa isang ina na tumulong at sumuporta sa kanya all out sa kanyang buhay bilang isang bata. Ikalawa, Ala Juventud Filipina o kilala rin sa pagkakaroon ng katagang The Youth is the Hope of the Fatherland. Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan na kung saan ay nanalo ng first place. Ang sa aking mga kabata naman ay isang tula na patungkol sa pag-ibig sa wika o sa Filipino o during the time Tagalog. Ngunit ilan sa mga pananaliksik na isinagawa na ang sa aking mga kabata ay hindi isinulat ni Jose Rizal, kundi ito'y isinulat ng isa sa mga guro ni Jose Rizal. Sapagkat hindi alam ni Jose Rizal ang ibig sabihin ng kalayaan at the age of 27. So dito, paano niya masasabi kaagad ang kalayaan kung hindi niya alam ang ibig sabihin nito? At ang panghuli ay to the flowers of the Heidelberg. Ito naman yung sickness home, sickness ni Jose Rizal. Dahil siya ay nasa Heidelberg, Germany. At nakita niya yung flower sa ilog na kung saan ay katulad din ng isang bulaklak o may pagkakahawig ang bulaklak na ito sa bakuran sa kanilang tahanan sa Calamba, Laguna.
Para naman sa ikatlong katanungan, he is considered as the savior of Nolimitang Here when he financed the printing of the novel. Tandaan natin na bago ito maisapubliko at mailimbag, maraming pinagdaanan ng Nolimitang Here. At isa sa mga struggle ni Jose Rizal ay financial. Dahil wala naman siyang nakukuha mula sa Pilipinas at hindi na rin nakukuha yung tulong ng kanyang mga kapwa Pilipino. Ngunit may savior, may tagapagligtas. Letter A, Valentin Ventura. Letter B, Pedro Paterno. Letter C, Antonio Luna. Or letter D, Maximo Viola. And the correct answer is, very good, Maximo Viola. So mahalagang ginampanan ni Maximo Viola dahil siya ang nagbigay ng 300 pesos kay Jose Rizal upang maipalimbag ang kanyang nobelang Nolimitang Here. O wag mo kong salingin. Si Valentin Ventura naman ang savior ng El Filibusterismo na kung saan siya ang nag-finance ng publication ng ikalawang nobela ni Jose Rizal. Si Pedro Paterno ay kilala sa pagsulat ng Ninay o kilala bilang unang nobelang Pilipino na patungkol sa kolera at tumataligsa sa mga Portuguese. And of course, si Antonio Luna ay mahalagang bahagi ng buhay ni Jose Rizal dahil sa buhay ni Jose Rizal, dito'y nagkaroon ng paglaban o pagkaaway sa pagitan ni Luna at ni Jose Rizal dahil sa isang babaeng si Nelly Busted na kung saan ay bahagi ng pag-ibig ni Jose Rizal. At tayo'y dumako naman sa ikaapat na katanungan. What is the main reason of the first sorrow of the young Rizal? Ano nga ba yung pinaka naging dahilan ng ikinalungkot ni Jose Rizal nung siya ay bata pa? Letter A, disappointments with Soledad. Letter B, sufferings of Pasiano. Letter C, injustices happened to Lucia. Or letter D, the death of Concepcion. And the correct answer is letter Mahusay, death of Concepcion. So tandaan natin na matay si Concepcion na kusunod ni Jose Rizal na si Concha at the age of 3 due to sickness. So dahil hindi pa talaga advance ang ating medical, ang ating mga prosesong pangmediko, ay talagang namatay ang kanyang kapatid na si Concha dahil sa isang sakit lamang. Sa kabilang banda, ang mga bahagi rin tulad ng letter A, B, C na mga kaganapan ay isa rin sa mga sorrowful na pangyayari sa buhay ni Jose Rizal. Halimbawa, yung nangyari kay Lucia. Si Lucia was known as the partaker of Rizal's suffering. Okay, dahil namatay ang kanyang asawa, ngunit hindi ito binigyan ng Christian burial. Unang-una dahil kamag-anak si Jose Rizal na kung saan ito mataligsa sa simbahan noong panahong iyon. Isa rin sa mga disappointment ni Jose Rizal ay ang pagpapahirap sa kanyang kapatid na si Pasiano na kilala bilang Pinoy Big Brother's hero na kung saan ay nag-inspire at nag-udyo kay Jose Rizal na mag-aral sa ibang bansa upang matulungan ng kanyang mga kababayan. At ang panghuli ay walang iba kundi si Soledad, kilala sa kanyang controversial sister na trademark dahil hindi sumunod si Soledad sa tamang paraan ng panliligaw sa loob ng tahanan. At nung panahong iyon, talagang dapat sundin mo yung tamang pamamaraan na mamamanhikan, magpapakilala. At sabi ni Jose Rizal, if you want to be respected as a woman, you must learn to be a respected woman itself. So dapat, kailangan daw ay meron tayong ibayang pagrespeto sa ating mga sarili upang tayo ay respetuhin ng ibang tao. At para sa ating panghuling katanungan, what Republic Act aims to include the life and works of Rizal in the curricula of all schools, colleges, and universities? Ito ay ang letter A, Republic Act 10627, letter B, Republic Act 11313, or letter C, Republic Act 10533, or letter D, Republic Act 1425. And the correct answer is letter magaling, Republic Act 1425.
Pag sinabi nating Republic Act 1425, ito ay ang Rizal's Law na kung saan ay naipasa noong June 12 kasabay ng ating kalayaan taong 1956. Ito ay sa panahon ni Ramon Magsaysay. Ang Republic Act 10627 naman ay ang Anti-Bullying Act na kung saan ipinagbabawal ang anumang uri ng pananakit o bullying sa ibang tao, mental, physically, intellectual, emotionally at sa maraming aspeto. Ang Republic Act 11313 ay ang Safe Space Act. So, bawal yung any kind of discrimination, harassment to anyone. At ang Republic Act 10533 is also known as the K-12 Curriculum Act. So, tandaan, Republic Act 1425 ay ang batas na nagsasabing kailangan mapag-aralan natin ang buhay at mga ginawa ni Jose Rizal. At dito nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa limang katanungan sa buhay at mga ginawa ng ating kinikilalang pambansang bayani. Remember, dear teachers, you are what you believe yourself to be. So now, claim it and always believe that you are a great teacher. Go and pass and tap the board exams.